is tayo sa ano, sa second order natin. Nakataya na tayo ng loto. Yung tatlong ticket natin, hindi siya ano, hindi siya nanalo. Invited ba tayo? Buffet to eh. Dito ang ano, pagka sa McDo, dito ang hintayan niya. Ito. Meron tayong order confirmation. Tapos pagka ano, mag-ano tayo, mag-doorbell tayo rito. Yan. Tingnan natin sila. Ang dito sa McDo, ang hindi pangalan ng tinatanong nila, ano, yung number. Number ang hinahanap nila. Muna tayo. Pero ano, ang ginagawa ko, naging message ako sa customer para sabi ko naghihintay na ako para alam niya nandito na ako sa store, hinihintay ko yung order niya. Kailangan din yung ano, communication, kasi nire-rate ka rin dun na kailangan nagpag-communicate ka dun sa customer kung ano nangyayari dun sa kung bakit natatagalan, di ba? Maganda yung na-inform mo sila. Yan. Yun o, bali nakuha na natin yung ano, yung order. Tapos ang sabi ng customer, okay daw. Okay yung nag-message ako, tapos intindihan niya ako sa harap ng bahay niya. Yan. Okay. Di-deliver na natin sa unang ano natin, pasada. Yun o mga katimata, na-deliver na natin yung ano. Inabangan ako dun mismo nung ano, yung ano, umorder dun sa McDo. Sabi niya kasi, ganyan dito yan eh. Kasagot siya sa'yo, tapos minsan sila nilalabas. Minsan sabihin nila, mag-message ka lang, mag-doorbell ka lang, ganun. Pero mahirap dun. Check mo lagi yung message na nakalagay doon. Kasi minsan ayaw nila magpa-doorbell o ano kaya ayaw nila pa-contact, ayaw nila nang takatok ka. Ganun lang mangyayari doon. Ito ang gurit nga ako eh, sinalubong niya tapos nagdagdag pa siya ng $1. $8 lang yun eh. Pagdating ko ito, naging ginawa niya ano, $9. Yan. Tapos matutuwa sila. Tapos yun, minsan yung mga ganyan, yan yung mga nag-rate. Kailangan kasi, kung makapag-message ka, mag-message ka sa kanila. Kasi para matutuwa rin sila pagka nag-deliver. Yung tayo sa ano, sa Mac A1. Okay na yung community na to. Maayos naman. Kaya ano, harap ulit tayo. Walang busy dito sa area na to eh. Kung hindi, baka balik na tayo. Balik tayo sa bahay. Let's go. Ito yung ano, community niya mga katimo. Diba? Para siyang ano, ganda ng mga bahay. Kasi yung mga puno niya, ano, malalaki na. Kaya ano rito, makakasilong ka. Ayan, ang ganda nitong bunga doon. Kasi malalaman mo old community kapag ano, pag yung mga puro ganyan nakalalaki, may malatakas na. Diyan mo malalaman kung gaano kaluma yung ano, yung lugar. Ayan, dandan. Ito, dito okay lang, dandan ka rito, ang dami rabbit to. Ayan, inakakaawa naman yung mga yan kung hindi mo sila iintindihin. Kaya gano'n yun, malalaki na yung mga puno. Ayan, maayos din naman dito. Okay dito ah. Dito sa Mac A1. Tapos meron din dito sa ano, pagpasok mo dito, minsan nakapag-deliver na ako dyan. Ayan, maganda rin yun dyan, yung community na yan. Maganda rin dyan. Ayan. Okay, let's go. Ito naman tayo sa ano, sa suki natin, Tim Hortons. Yan, naman tayo kukuha ng order ka lang. Ito yung ano natin, ano, mga ka-team, second order. Yan. Sa Tim Hortons naman tayo. Yan, dyan tayo madalas. Pagkakalapit lang naman to, buti nakakuha tayo. Okay, bali, di-deliver na. Kailangan 8:03. Deliver ito naman yung second order natin, mga ka-team. Ang ganda. Ang ganda ng lugar niya rito. Oh. Ito yung second order. Ito yung, yan. Ang ganda ng ano, ng bahay. So tayo sa ano, papatong natin yun doon. Yun, ito yung order eh. Yung pagka nakalagay, hand it to the customer. Sabihin, ibibigay mo ito sa kanya. Hindi mo naman siya ma-message. Hindi mo naman siya matawagan. Eh, mangyayari dyan, pag ganyan, iyon mo na lang sa pinto.
Kasi minsan may mga ganyan na hindi inaano, hindi in-edit. Ang ganda ng lugar dito. 'Di ba? Ito 'yung mga old community. Yan. Ganda ng ano, lugar, no. Sarap, parang nasa Baguio. Okay, yan. Ganun nangyari. Iniwan ko na lang doon kaysa ibalik ko doon sa customer. Ay sa ano, sa team, sa yung biyahe natin. Bahala na sila. Let's go. Ayan, oh. Ganda na lugar, no. Yan, doon natin siya nideliver. Yan. Inintay ko rin kung may lalabas. Yan, lumabas nga. Nakuha nila yung order. Hindi okay na tayo doon. Kasi, minsan may mga ganyan, ano. Yung parang hindi nila chinecheck yung message nila doon sa ano, sa pag nagpapadeliver. Ganda rito, no. Oh. Ganda. Ganda rin ng mga bahay. Diba? Okay. Doon tayo sa next. Ano ba yung ano natin? Wala pa tayo. Abang-abang tayo. Pero balik tayo sa ano. Hotspot doon. Eh. Ito. Second order natin dito sa ano. Sa Tim Hortons. Yan. Dito ako madalas nakakakuha ng ano eh. Ng order. Itong Harvest Hill. Tim Hortons na yan. Diyan dati tayo nagkatrabaho si Ste. Kaya kilala natin yung mga nandyan. Okay. Tsaka malakas dito yung ano, signal. Kaya okay rito. Let's go. Deliver natin, ano. Parang babalik lang tayo sa pinagdelivera natin kanina sa Berkshire. Tapos yung pangalawang deliver, dun uli, sa Berkshire uli. Hindi ko na alam kung saan siya ron. Check natin yung lugar kung okay. Dito tayo sa ano, sa second order natin. Sa Tim Hortons. Pero pangatlong order na to. Yan. Dito tayo sa Berkshire uli. Live down natin sa door. Bana natin yung order. Nagulat yung customer doon sa ano. Nagulat siya, may tao sa labas eh. Eh sakto kararating ko lang siguro sisilip sila sa ano. Ganda ng lugar dito, no? Oh, yun, no? Parang eh, ang ganda ng bahay dito. Ayan, ganda, ito ang ganda ng bahay. Yan, dito yung parang ano. Yan. Ganda ng lugar. Ito yung mga old community. Ito mga matin, no? Maganda rin yung lugar. Maano siya. Maaliwalas. Oh, tignan ang ganda. Sarap din timbro dito. Tapos yung pagpasok niya maganda rin, no? Yan. Eh, parang sa amin. Pero mas matarik yan sa atin. Mapuno. Kaya maganda pagkukuha ka dito banda rito yung area na to. Kasi malilim din eh. Tsaka iba yung ano niya. Iba yung hangin niya eh. Okay. Yan. Ang ganda. Ginalaki ng bahay. Di ba? Okay, balikan ulit tayo sa dati, baka mabigyan ulit tayo. Let's go. Ay, sa ano? Ito ulit, sa McDo ulit. Bali, nangyayari, ano na, dalawa sa Tim Hortons, dalawa sa McDo. Ayan. Ito ulit tayo, dito yung daanan natin ng ano. Okay. Let's go. Pakita natin yung ano natin. Oh, wala tayong kasabay. Pag ganyan, mag-ano tayo, mag-adorable. Gawin, bata-ata. Balikot punta tayo sa ano, sa customer. Bali, ano tayo ngayon? Pang-apat na order natin, dalawang Tim Hortons, dalawang McDo. Ito naman tayo sa ano, sa Hidden Valley. Maganda rin dito. Old community rin dito. Yan, di-deliver natin sa bahay nila. Yan. 145, ito yung bahay, 145. Iwan lang natin sa pinto. Iwan lang natin sa pintuan nila. Let's go. Yung ano naman, yung app naman ito, may picture eh. Picture mo yung pinaka-kusama siya din rap para may record din kung sakaling may reklamo. Yan dito sa Hidden Valley. Ang ganda rito. Oh, malamig dito. Parang sa Baguio. Ano, ang ganda ng lugar na to. Sarap din dito. Oh, ganda rin. Tahimik. Lalaki rin ng mga bahay. Di ba? Ano, malalaki rin yung mga puno. Okay, let's go. Maganda rin yung community rito. Malinis. Tapos meron silang ano, pag yung sa parking mo, yung talagang nilagyan nila ng guhit para for safety din sa mga nagka-park. Dito sa Hidden Valley, makikita nyo yung ganyan. Okay. Ganda rito, maganda. Maayos. Maaliwalas. Okay. Tag na tayo sa next delivery. Balik tayo sa ano, sa area ng Tim Hortons at McDo. Doon tayo malakas eh. Let's go. Bumalik tayo sa Tim Hortons. Medyo na-stop tayo ng konti.
Dito na muna tayo, mag-washroom muna tayo. Kasi nakailan delivery na tayo. Washroom muna tayo. Washroom. Dito naman tayo sa ano. Ito Hidden Valley pa rin to. Kaya lang ibang lugar nung ano, kabilang side ng Hidden Valley. Yan, mag-deliver na tayo ngayon dito sa ano, sa bahay nila. Let's go. Yan. Yung instruction niya kung iiwan ba natin o hindi. Maganda rin dito, tahimik din. Dito kabilang side ng Hidden Valley. Itong Hidden Valley, malaking lugar to. Meron puno sa gitna. Yan. Yun, may mga ibon kasi nga malalaking mga puno rito. Sa amin, bihira niya maririnig yan. Napakatahimik. Okay. Let's go. Ganun natin yung ano din. Nakaabang na yung ano, yung bata. Siguro gutom na yun eh. Baya, eh, dala natin ano, McDo eh. Marami yung dala natin. Siguro maraming bata doon. Ito, kaka-copyright tayo rin sa ganun. Hirap kasi pag nakaka-copyright eh. Kasi, pag ikaw nakaka-copyright ka na ilang beses, tapos yung copyright mo, ano, strike. Mga tatlong strike ka, wala na YouTube channel mo. Kaya ingat-ingat, nag-iingat din mga vlogger dyan, yung matugtog. Yan. Yan o. Kataya. Ganda rito, ang lamig. Yan, balik ulit tayo doon sa, doon ulit tayo sa area ng ano, ng Tim Hortons tsaka ng McDo. Doon tayo nakakakuha ng marami. Kasi kung saan, saan may hotspot, doon tayo. Kung saan tayo nakakuha, doon tayo. Hindi nga tayo nakapag-parkanos eh. Buti nakapag-CR ako eh, kanina. Yan, let's go. Yan o. Ito naman yung community niya ng kabilang side ng Berkshire. Ay, Berkshire ng Hidden Valley. Ganda, di ba? Ano? Yung kung bibili ng bahay, maganda rin pala ganito yung ano. Yung ano na yung puno niya. Parang malalaki na. Ayan o. Talagang maganda yung lugar. Tapos malalaki rin yung bahay. Di ba? Tapos tahimik din. Sakto lang. Makita, marunin ko mga ibon. Tsaka yung ano, lakas ng hangin. Okay. Let's go na tayo sa susunod natin delivery. Naman tayo ay ano, mag-aabang sa ano naman tayo mag-aabang sa McDo. Kasi doon sa Teams na wala yung hotspot niya ron eh. Nandun tayo kanina. Pero ang nangyayari kasi, ang DoorDash minsan pag nandun ka mismong nakaabang doon sa mismong hotspot, hindi ka gaano nabibigyan eh. Magugulat ka, naghintay ka ng mga 30 minutes dito. Tapos nagugulat ka, may mga dumarating na Skip, Uber, DoorDash. Minsan DoorDash nga dalawa eh. DoorDash din ako eh. Pero nandito ako sa hot spot. Ang nangyayari siguro pag yung ganyan no, wala tayong tigil, andar tayo na andar. Kung nandun tayo sa McDo, punta tayo ng Tim Hortons. Nasa Tim Hortons tayo, nandun sa McDo. Ganun ang nangyayari. Ayaw ko anong meron doon sa ano na hindi niya nila nakikita na may nakatambay doon sa mismong hot spot. Ganun. Ayun no, kanina nga pala nag-ano ako, nag-washroom ako sa Tim Hortons, di ba kanina? Nag-video pa naman ako nun. Eh, hindi nakasara yung pinto. Siyempre, pagtula kong ganun, gulat ako eh, parang daming gano, daming bag, ang daming bag dun sa loob. Pinatay ko na yung video kasi siyempre, ano yun eh, homeless yun. Kasi pag gano'n may homeless, mahirap magano kasi may chance ang, ano sila eh, parang war prick yung mga yan eh. Huwag mga titignan eh. Kasi pag may homeless na ganyan, hindi ko titignan. Eh, nagulat ako, mag-CR ako. Ang daming ano ron, tatlong bag. Tapos ano siya, nakaubad eh. Nakaubad, tapos kalat-kalat yung damit. Eh siguro, eh wala nga palang lock yun. Pero nakandun siya, kalat-kalat, nagulat ako eh. Hindi na ako nakaatras. Kaya ginawa ko, nag-CR ako. Habang nag-CR ako, lakas nung kaba ko eh. Kasi baka mamaya, iinghi na rin kasi ako. Talagang sabi ko, ihi ako nun, tapos yun. Tapos napaka ano, yung iba yung amoy ng loob eh. Parang kanina pa siya rin sa loob. Na parang naghilamos yata siya o naligo siya. Basta makikita mo dun sa ano, hindi ko siya ma-video kasi syempre, mahirap na eh. Baka CR yun, dalawa na kami nandun eh. Yun nga, nagulat ako. Karimiyan, alam mo, madalas yung, sa ganyan, yung kaya nahihirapan din ako mag-CR. Minsan may mga CR dyan, hindi nila pinapublic. Ginagawa na no, public CR. Pag alam nila maraming homeless sa paligid, lalagyan nila sa CR na yun. Lalagyan na no, public CR. Kasi nga, ginagawang ano yun eh. Ang tagal sa loob, tapos doon sila naliligo. Minsan nga, baka pati maglalaba doon eh, ilamos lahat. Kaya kanina nagulat ako, ang dami tatlong bag niya, nakakalat yung mga damit, tapos nakahubad eh. Siguro magkapalit pa na naghilamos o naliligo eh. Yun, kaya, yan, minsan ganun. Kaya pag yung minsan, pag kayo, bagbago lang kayo, may nakita kayo homeless, huwag na huwag yung ano, bibidyo ha, bipicturean, ano kaya,
kung okay na sa kanila, kausapin nyo, pwede magpa-video, pwede. Pero kung ganun, minsan hindi ako tumingin sa kanila. Ganun, mahirap. Eh, nagulat lang ako kanina. Madaling-madali na ako eh. Sabi ko, hihina ako kasi baka ilang ikot na naman ako, hindi ako makapag-CR eh. Yan. Iyan lang naman yung lagi tayo nakapag-CR kasi minsan sa iba wala. Kasi ngayon pinapasok ng mga homeless. Yun lang, naikwento ko lang. Nagulat din ako kanina. Parang nagkagulatan kami. Kaya ganun eh. Yan. No oras na ba? 9:50 na ng umaga. Abang-abang pa tayo kasi ano pa naman siya eh. Pagka nawala na yung hotspot niya, eh balik ka tayo sa bahay para makakain na tayo ng ano, agahan tanghalian. Okay, hindi lang muna tayo rito mga ka-team. Nagpagas muna tayo. Natagalan tayo masyado sa McDo. Mabata tayo mga 30 minutes. Pag gano'n na ano, wala na, balik na tayo. Ayan, pagtas natin magpagas, taya tayo ng loto. Tapos yun, uwi muna tayo. Umabot tayo ng $16. Bali, ano na may ano na, personal use. Tapos ito ano, gano'n siya. Regular. Kaya na tayo ng ano. Kaya muna tayo ng loto bago tayo umuwi. Nagugutom na rin ako. Kaya muna tayo ng loto. Dito sa Circle K. Check natin yung loto ticket natin dito mga ka-team. Nakataya na tayo ng loto. Yung tatlong ticket natin hindi siya ano, hindi siya nanalo. Pero isang ticket natin meron free play. Kaya ginawa natin tumaya ulit tayo ng regular. Regular siya na meron siya. Regular pero ano, nilagyan ko ng mga extra. Maganda kasi pag yung tumaya kayo tapos may extra para may chance pa kayo dun sa hindi kayo manalo sa main. May chance kayo manalo sa ano susunod na price nila. Yung mga guaranteed na 1 million guaranteed, okay na tayo. Bayad na utang natin nun, di ba? Kaya babakasakali lang naman tayo. Bukod sa nagsisipag tayo, babakasakali tayo sa loto, di ba? Eh, mali natin, di ba? Mahanapis natin sa universe. Yan. Ang hindi naman kailangan yung malaking-malaking tama, kahit yung mga guaranteed lang. Kasi pagka anong bagas ano eh, zero lang tayo sa utang, mayaman na tayo nun. Diba? Yan ang inaano ko dun. Sabi ko, mabayaran lahat lang utang. Walang-wala na kami utang at malakas pa naman tayo. Diba? Importante, pag wala kang utang, mayaman ka na nun. Diba? Kaya, sige na. Manapis natin sa universe. Let's go. Hoy, yun ang takot. Yun, takot na takot to. Yun mga ka-team, tara, pumunta tayo kay ate. Wala ang pasok ng Lunes, wala si Bin pasok. Bukas pala kami may pasok. You know mga ka-team. At ito. Natapos natin kumain. Yan. Ano muna tayo? Magsusundo muna tayo kay Ate Kyra. Tapos baka makakuha tayo ng ano. DoorDash. Ay, meron tayong ano. Pasahero. Pasaheros. Ayan. Say hi to the vlog. Mga pasahero. Saan na isa? Ito si ano yan. Si Sachi. Yung pinakamaliit. Si mama muna para masanay sa sasakyan. Asachi. Para masanay, no? Okay, ano oras na ba? 2:28 na. Hindi namin alam kung ano oras ang out niyan eh. Di Ate Kyra. Okay? Let's go. You know. Meeting natin si ano si Ate Kyra. Okay. Ano? Asachi. Sachi! Bo, marunong na oh. Yan o, kumakain sila. Hintayin lang kami, 3 o'clock pa yung out ni Ate Kyra. Sachi! Ano? Sanay ka na? Sanay na yung Sachi? Lakad mo dyan. Baka tumakbo eh. Hirap pa, bilis tumakbo yan eh. Baka mami, lakad ko rito. Baka tumakbo bigla eh. Ayun o, after 8 hours, nakita na ulit sila. Ay, hindi. Kagabi pa hindi nagkita, di ba? Wow. Sweet. Look, kulang mo naman. Hindi naman nagkikita. Sachi, ano yan? Sino na mismo? Sachi! Hi, sis. Yun. Nakahawin na si ate. Ito yun ang tagal nakatambay dito di Papa. Bibigay ko sana yung French vanilla sa umalis. Look! Grabe siya. Sumilip ako. Ay, di mo siya binigyan ngayon. Haha! Oh, ito na lang pa ako kape. Oh, tara, gihintay lang kami ng DoorDash, tapos uwi na kami.
nagintay kasi ako ng loob. Tapos lumipad lang ako dun eh. Lumipad ako dun. Tinay nyo yung weather. Oh, parang may bagyo. Yan yung ano eh. Yung nangyari bago mangyari yung tornado. Ganyan din. Oh, naalala nyo yung vlog namin yung in-upload ni Bin kanina. Yun. Yun yung kanina, diba? Hmm, ganyan din yung hangin. Hindi namin alam na yung oras na yun. Meron ng tornado. Tapos yung tornado, 2 kilometers yung laki. Pero, buti. Hindi naman buti, pero napunta siya sa 30 minutes, no? Mm-hmm. Napunta siya sa rural. Tapos, although may mga naapektuhan na properties, pero wala namang ano namatay. Walang casualties. Mga, pero, yung mga alaga ang namatay. Oo, yung mga hayop. Inikot-ikot. Kasi yun yung mga baka na nakakalat lang doon eh. Saka kung ano-ano pang hayop ko. Mga sasakyan, ayun, sira yung mga bahay, sira. Pero nakapagtago yung mga tao sa ano sa basement. Kaya, kaya kahit maganda pa may paano, basement, no? Mm-mm. Kahit pa paano, ano, safe naman yung mga tao. Yun lang, yung mga hayop na sa properties. Yun o, may nakuha tayo habang bago tayo umuwi, meron tayong ano, nakuha ang delivery sa McDo. Yan. Dito lang natin yung ano, mag-ara tayo, mag-doorbell tayo. Di-deliver na natin. Meron tayong kasamang may mga back ride tayo habang nag-deliver tayo. Yan. Ganda, no? Parang yung mga bahay sa US. Ay, ang ganda ng bahay, oh. Mahal na siya. Ito, school. School to. Pahinga. Pahinga ang mga, ano, eskwelahan. Bernard Drive? Saint. Bede? Buti hindi. Okay, bebe. Ano laki yung... Ay, luma-luma, ano? Yellow house. Kino yarn? Oh. Ako gusto ko itong blue. Cute. Ay, parang bahay ni Aunt Millie. Kulay blue. May mga bahay dito, mga luma, pero ang lalaki ng property, oh. Yan. Yun yung gusto ko, oh, yung merong... Yan yung duhet mo. Pwesto pa. Ito, dito tayo. Old community, ay, no? Mga bi-level. Hindi pwede kasi Chico. Ito lang ako. Dito na mga kotse tsaka tao. Bermuda Gardens. Siya, Bermuda. Nasa Bermuda tayo. Ba't yan? Ito. Hindi naso-zoom. Ayun. Naka-zoom out na pala. Ay, townhouse. So cute. Ayun ang mga townhouse. Ito cute. Dito nakaharap yung pinto. Yung kabilang bahay. Ay! Parang kulay ng pintura natin sa Pilipinas dati yun. Bongga. Di ba ganun yung kulay ng kwarto ni Mami? Ganun yung kwarto ni Mami. Ay, yung bahay ni Mami. Green. Green. Sabi niya kasi, ang green money. Pero pala yun eh. Paano pag pink? 44. Lenny. Galing na sa post. Bakit ganyan ka naman tumingin? Ha? Ay, iba to? Parang hindi ka impress. Daycare? Ayun nyo na, tinan nyo, oh. Private. Ang angas. License siya na, daycare. So, yung mga parents pwede mag-drop off dyan. Hindi ko alam kung mura sila. Ay! Ayun yung ano, bahay, no? Na negosyo nila. Hindi ko alam kung mas mura nga. Ano ba yan? Mura yan. Sa regular, yung mayroong mga business na malalaki. Alam nyo ba, sabi nila, pag yung bahay, mayroong brick. Ganyan. Medyo nakaka-LL daw yan sa buhay. Ay, kailangan siya videoan. Talagang tumingin eh, no? Alright. So, kailangan daw. Ay, ayan, ganyan. Nakakaluwag-luwag sa buhay. Kasi, mga katimahal ang bateau. Ayun, no? Kasi yung siding so. Ito, bateau. Pero, meron ding, ano, fake na bato. So, hindi ko alam kung ano yan. Fake o tunay. Hindi katulad sa Pilipinas. Diyos ko, alam, napakaraming bato doon sa atin. Pero parang mas marami doon, ano, plastic. Ay, charot, ano yun, mababash ako. Ayun na si binig-deliver na. Yeah. Yan ba talaga? Hmm? O, oh, yan. Kinuha. Kinuha na, ganda. Magotyo lang, may makto kami. Ang lalaki ng mga bata, tuwan-tuwa sa pagkain, eh. Yun, mga katimo, wala tayong ano ngayon. Wala pang dash. Wala tayong dash now. Pahinga muna tayo rito sa ano. Sa office ni Ste. Office na to eh.
Eh, yun din naman, nasa baba yung pula. Diba? Yun, nasa baba. Ang mahirap lang yung nakabandera, yung kabandera talaga. Kaya okay lang yung sticker na. Tingin tayo. Yun o, oh, umulan bigla o. Oh. Ang lamig niya. No? Dito tayo nakapag-video dun sa ano? Sa Winners, ang lakas ng tugtog eh. Lakas ng tugtog. Kahit nasa CR nga, lakas ng tugtog. CR ka ba? Oo. Lakas nga, sabi ko pwede mag-party. Oo, lakas ng tugtog dun. Hindi ka makapag-vlog dun. Ano, lakas ng ulan o. Oh. Ganito ba dapat? Hindi tinatanggal yung pan. O, yan yung nauso ngayon. Yung may, ano, yung may tag. Pilipino ka? Ay, a Pilipina? Ay, ito pala mismo yung ano. $40. Oo. Oh. Ganda, Oakley. Pero, 20. Oh, mura. Regalo to ni Ben eh. Oh. Lagay eh. 14 lang, pero 20 pa naman. 20 eh! Ay, 19 pala yan, pero ano 14. Bakit init ng puwet? Naka-unto, no? Hindi, ganyan yung pag malamig eh. Oh, taray. Ano, ano sabi ng dalawa? Wala pa tayo, wala tayong ano. Wala pang DoorDash. Tumahimik bigla. Ito muna tayo, kaya muna tayo sa restaurant. Oh, fine dining. Oh, fine dining to. Buffet, maraming pagpipilian. Try nyo rin dito, masarap dito. Invited ba tayo? Buffet to eh. Okay, uy, sarap. Naamoy ko na. Naamoy ko na ang masarap na siningag. Sinangag. Yan, doon tayo kakain mamaya sa restaurant. Bili muna tayo rito. Mamaya, doon. Paborito namin yung kasa. Oo nga, no? Ay, oh, masarap yan, no? Yan, doon. Parang nasa Pilipinas ka. Ganyan yung maporme, no? Sobrang init. Ayun, no? Dito tayo sa kitchen. Kain tayo. Yan, ang punong-puno. Oh. Bukong na dito yata lahat ng gusto ko. Ah. Ay, fried rice to. Fried rice. Yun, sarap. Punta ka na. Oo, kanya-kanya tayo para ano. Dito naman sa ano sa aisle na to, mga naka-ano na siya. Ayan ah. Parang ready na siya. Ito, chicken. Ayan. Nakapack na siya. Ito $6 eh. Sarap kaya yan. Kaya nakakain lang natin ng ano eh, ng Jollibee. Ayan. Ito yung mga nakapack na na. Oo, oh, may favorito. Ano yan? Lambo. Lambo. Wala yung ano, yung Adidas. Wala ano? Baka doon. Kasi malamig na yan, tara. Yan dito yan o. Naunahan kami, ay may mais o. $4. Yan dito pag yung mga ano na, ready. Pinabili natin. Kainin natin mamaya. Yun o mga katimod, dito tayo sa, ano, sa Nolan Hill. Hindi na tayo kumain sa TNT kasi umorder yung dalawa eh. Dito sa barbecue. Sabay-sabay na kami kakain sa bahay. No? Yan o. Makain sana kami dun sa ano eh. Sa, eh bigla nag-iba yung plano eh. Yan. Dito tayo sa barbecue chicken. Ito yung sa ano. Yan o, oh, ginagalo no? Oh? Yeah, I'm gonna pick up an order for yan. My daughter's kaya. Ano niya? May maanghang din dito. Kaya nasanay si Martin. Sobrang anghang. Hindi kaya, pala nasanay, kaya pala nasanay si Martin eh. Yeah. Yan o. Ito o. Yan yung mga presyo. Is that hot pot good for one person? Sorry? This hot pot is good for one? Hot pot? Ako nasa ano? Parang nasa Korea. Yan, galang yung mga kapere tayo sa ano. May tugtog siya yung yan, pagkakain tayo rito. Yan. Wow! Kain tayo. Kailan lang daw? Kasi sabi ko nga lang yung order dito araw-araw. Oh yeah, I see her order everyday. Si Shakir. Diyan na sila mag-order eh. Yan. Hindi nila ito alam eh. Nung pinakita ko. Oo, oh, yan. Nagustuhan eh. Alam mo naman si ano, pan ng ano, Korea. Korean. Ayun pa, kailangan palitan natin. Yan. Tara. At ano na tayo? Tayo sa bahay kakain. You know, we ano. Dito kami sa bahay. Nag-iba na yun. Nag-iba kain ni Shakira. Ito
kasi akala natin sabi na... Bakit so, M ang apelido ni Kyra? Kyra M. Kyra Muliman? Muliman. Yun. Kyra Muliman. Kahit itong kana sana lumang. Tinan nyo mga katiwang, ganda ng ano, townhouse itong cute. Oo, oh, dito. Katabi pa ng ano, restaurant, ang dami. Ano, ganda oh. Ang dami rin. Uy, nakastop pa. Naluglag yung pagkain. Yan. Tapos bilang yung pag niya ka nakatira, sa likod mo, puro restaurant na masasarap. No? May mga porent din yan eh. Diba? Hmm. Meron silang ano, ah, yun na yung garage. Yun yung may. So siguro one car lang yun, tapos ito yung ano, storage. Okay. Ang ganda oh. Swerte mo, paglabas mo, yun yung mga... Yun lang highway na paglabas. Tapos dyan ka nakakain. Tapos yung kira, manamang dyan ako maaaraw-araw. At saka yung trabaho ba? Ayan o, cute. Pwede rin mag-apply dyan. Ang cute no. Walking distance na lang. Ito yung ano yun, Nolan Atukag. Hills. Atukag, atukag. Garage na sa kabilang side. Nolan Hills. Oo, Nolan Hills. Ito. Bago. Bakit ito, two car? Ah, magkaiba. Iba yung townhouse sa harap. Ayan, tapos meron din silang condo. Diba, sabi ko nga sa inyo, kapag nasa isang community kayo, merong family home, duplex, townhouse, at saka condo. Para, dito tayo, dito naman tayo. Para lahat ng, aray ko ha, masakit ha. Para lahat ng ano, ma-accommodate ng, gustong bumili. Yan yung Sherwood. Yan, dyan yung school ni Martin. Ayun, tinan nyo, meron silang townhouse. Meron silang condo, tapos ayun, yung solo-solo. Malapit din niya sa ano, TNT, mga malapit talaga sila. Oo. Ito yung sa atin, Kincora. So magkakatabi lang, tapos sa likod natin, Sage Hill. Hmm. Tapos may tinatay yung bago, di ba? Glacier Ridge? Oo, marami. Kaya wala pa cell site dyan, mahina. Oo, ang hina. Kaya kapag nagde-deliver si Vin, ang hina. Oo, na ano ako, natatagalan ako sa pag, ano, bago practice. Kasi community. Download mo kaya yung ano, offline ng Google. Para kahit wala kang signal. Nahirapan siya minsan kasi yung... Hindi ano, yung pag... Yung ano, complete, kukomplete mo na. Oo. Sa app, mabagal. Ang lungkot ng weather, parang ano, parang pa summer pa lang. Baliktad. Oh, parang spring to eh. Ito yung ginagwento namin sa inyo, dapat ganito itsura ng spring. Ito yung spring na maulan. Tapos pag July, maano na, mainit. Baliktad. Yung spring ginain ng summer. May at June na pakainit. Tapos may miyang konti. Yan na, bear na. Ay, naku, Diyos ko. July, August. 2 months na lang. Bear na naman. Yee, magtatayo na kami ng Christmas tree. Bago ang kulay ng aming ano, decor. Pink and silver and gold. Ito yung ano, gustong-gusto kong condo. Ang ganda oh. Pero basahin nyo naman, nakalagay dyan, luxury. So, kayo na luxury. Ang ganda oh, pretty. Pretty. Marami rito sa north, ano, northwest. Yan. Ito na yung Kincora. Dito na tayo nakatira. Ayan yung mga single na family home. Dito. Pero, yung gusto kong single family homes, yung nasa Evanston pa. Oo, yun. Yung sakto lang, hindi ganyang kalaki. Ito kasi ang lalaki yung mga katimo. Evanston, maganda rin. Evanston, ang ganda-ganda nung meron pa silang parang terrace sa harap, ano? Ang ganda, nakakatuwa. Doon na sa kabilang side. Ng Evanston, doon sa tapat. Pag-ganon sa angat ka. Oo, yun naman yun. Maganda rin doon. Maganda kasi sakto lang yung size. Hindi ganito. Malapit din yung ano doon, Stony palabas. Tsaka marami din kainan doon eh, no? Oo, marami. Oo, yun pala sinabi mo, tama. Pag liko mo, Stony Trail na. 14 Avenue. Mabilis din. Tapos malapit sa Crusader niyo. Oo, mas malapit. Kesa sa atin. Dito walang ulan. Oo nga, bakit parang hindi tayo basa? Dito sa amin wala. Alam niyo yung bahay na yun, ang ganda-ganda. Lahat ng season, ang ganda. Bakit talaga? Di ba lahat ng season, mapapasko, tapos Halloween, Easter, lahat may decoration sila. Pagkata namin. Lagi meron siyang tip. Oo, ganda niyan. Nakakatawa. Ito naman yung daan na ni Martin pag galing sa school. Ito yung trail. So dito na siya lalabas. Galing yun ang Sherwood. Galing yun. Tapos ang bilis lang. Parang wala pang 10 minutes. Ito yung ano, mag-green na green na naman. Oh. Oo. Hindi madalas na kulay puti. Yun yung field. Hindi kami nakaka-ano yun, lakad-lakad. Busy. At saka ang trabaho din kasi ni Bin overnight, so
Siyempre itutulog niya yun sa maghapon. Tapos pagising, sideline. Pagising naman, mag-ano siya? DoorDash. Yeah. DoorDash. Tama nga yun, nagsabi na, apat bata, sige. Hataw mo na. Kapag ano, mag-ipon. Pag 50. Makapag-ipon na. Pag 50, kota na? Oo, makapag-ipon. Yan. Yung mga for sale, yan, may nakatira na. Saka ito, naglipat. Yung sa kabilang side. And yung katabi namin, ay, bongga! Oo, mabait. Buti na mabait yung katabi namin. Ibang lahi yung Punjabi rin, ano, Indian sila. Ay, ano, tinan yung bahay. Oh, Indian siya, hindi siya yung basta Punjabi. Kabog! Ano, yun yung kapitbahay namin. Oo, diba? Lalo sa harap, ano yung bulaklak, nagulat ako. Nakakatuwa. Pero ang maganda rin, mabait. No? Taka lang, dito na kami. Mm-hmm. Yun. Tinibahay. Para silang Pinoy lang. Oo, oh, nung ano, nilapitang Pasibi. Nagpakilala pa sa'yo, no? Minta? Nagpakilala pa sa'yo, di ba? Oh. I'm the owner. Charot. Tara, hantay sa loob. Kaya muna tayo. Ano, Winnie? Ay, si Winnie, oh. Yan lang, laydon ka lang dyan, ha? Laydon lang yan si Winnie, oh. Oo, lodo si Winnie. Ah, sit lang muna. Sit ka muna, Winnie. Sit. Hi. Sit. Yan, sit, ha? Good girl ka ba, Winnie? Good girl. Ay, Winnie. Sit lang. Sit. Good girl, ha? Bumawak po. Good girl, man. Ay, uy. Ano? Oy, kumakapit po. Kapit, ha? Kapit na. Ang saya naman, yung mga kapatid mo maliliit. Sana? Sana, Chico? Chico, i-chico mo na. Concentrate, ha? Ha? Focus. Focus. Sana isang maliit. Sana yung maliit? Sachi. Ay, Sachi. Ano? Focus yan. Focus ka dyan. Focus yan, Sachi. Ay, naman eh. Si Winnie. Ay, Winnie. Ito yun, nililis ko yung kulungan niya eh. Pero na sige, wait. Hop. Yung Winnie, dito na sa ano. Yan, go on. Good girl. Oh, ganda ng kulungan niya, malinis. Kasi mo na yan. Sakto siya dyan eh. Mataas pa eh. Ha? Since I'm